Hello, families. Good morning. So I'm back again. So for today's video, let's talk about plants. Yeah. So kahapon is nagpunta kaming Magallanes and Tagaytay, and then pumunta sa Silang. Ayan. And of course, bumili ako ng mga plants doon. So ito. So una is ito is ayan, sili. Although may tanim na kaming sili dito sa likod. Ayan, pero bumili pa rin ako kasi mahilig ako sa sili and ayoko nang bibili pa ako para bawas sa palengke ko. So, bumili na ako ng meron ng bunga. Nasintayin ko na lang mag-red. Pero pwede naman to, pero gusto ko red talaga. So, yun, ang dilig lang dito is every morning and afternoon. So, that's sili. And then, next naman is, sorry po, hindi get me sorry. Walaan niyo. Calamansi. So, isa rin sa binili ko is calamansi kasi lagi kong binibili sa palengke. So, ayoko nang bumili. Gusto ko less na yung bibigyan ko sa palengke. So, bumili na ako ng calamansi. Ako na lang magpapabunga. Although, may maliit na bunga, pero kailangan palakihin pa. So, yun. Talagang fan ako na gusto ko kukunin ko na siya sa bakuran ko na lang. Ayoko nang bilhin para less gastos. And, ayun, ang dilig lang din ito is every morning and hapon. And then, ito na lang muna tayo. Next is, walaan niyo po ano yan. Okay. Ito po ay isang talong. Pero wala pang bunga. So, kung mapapansin niyo, violet yung ano niya, stem. And of course, yung sa leaves niya. Bunga nito talong. Pero mahabang talong. So, bakit bumili din ako nun? Kasi, isa sa mga talent ko talaga sa gulay is talong. So, gusto ko talaga kukunin ko na lang. Hindi ko na siya bibilhin pa. So, every morning and hapon lang din ang bibig dito. So, pero mamaya ka-transfer din namin sa ano, sa mismo loop. And then, may binili rin ako dito na, ayan, eto. Ano to? Mint. Diba? So, gusto kasi ng, mint. Favorite ko yung mga mint flavor, kahit sa ice cream, kahit sa Starbucks, yung peppermint mocha. Sobrang favorite ko yung basa mga mint. And then, mint chocolates, favorite ko yun. So, bumili ako niya para at least pag na-stress ako, gusto ko kasi nakakaamoy ako ng parang menthol, gano'n. And then, next is bumili rin ako ng lavender. Tada! Actually, mabango siya. Mabango si lavender. So, ayan. Ang dilig naman nito is twice a week lang. Hindi daw dapat nilulunod sa tubig. Diba? Pero dito sa mint, morning and hapon din. Okay, and syempre, isa sa mga pet tips ko is yung may nakikita kong lamok. So, sabi ko, gusto ko magkaroon ng ano, citronella, yun, basta anti-mosquito. So, nabili ko ito. To be honest, di ako fan ng ganitong itsura. Okay, pero ito yung talaga citronella. Ito, pag inamoy mo, banda dito. Tapos kahit ito, sunugin yung kanyang leaves is mag-aamoy citronella siya. Yun yung nilalagay sa patches or yung mga spray. So, yun. Pero, kaya binili ko na lang din to kasi baka mas mabisa siya. Pati kasi may itatanim ako dun sa kabila na medyo malamok daw. So, itatabi ko siya doon para hindi lamukin. Yan. Kasi doon sa kabila, meron din akong ano, malunggay, tapos may itatanim din na papaya.
and so on. So, yun, and ito, citronella. Pero alam ko may ibang klaseng citronella. Hindi ko nga lang makita kung saan. Pero okay na to sa akin. Sabi ko, ganyan lang. So, ang gagawin ko dito is mamaya gugupitin ko. Okay, titrim ko siya. Tapos susunugin ko siya para ano, lumabas yung amoy niya. Pero try ko pa kung paano pa yung pwede kong gawin. And then, next naman is ang next is of course yan, sabi ko battle brush. Tama ba yung pagkakapronounce? So, ito is anti-mosquito rin also. And then, ano, siya talaga yung binili ko. Ayan, na kasi parang maganda tignan at the same time. And then, ano, anti-mosquito. So, bumili ako ng apat kasi gusto ko sa bawat sulok ng aming bakuran is merong ganito. Para at least iwas lamok talaga. Noona, gusto ko isa lang bibilhin ko. Tapos ako na yung magpapabreed. Parang iaano ko lang. Hati-hatiin ko. Pero friend, sobrang hirap pala ito palaguin. Kasi sabi, nakukuha daw to sa Bulacan pa. And then, kailangan ikulob ba? Ayun, so... So ano, pag pinitas mo yung leaves niya, amoy ano talaga siya. Kahatulad ng citronella. So, every morning and hapon lang din ang bibig nito. Kato yung citronella din. So, yan. Ayan na muna yung mga nabili ko. Kasi may mga iba akong hinahanap pero wala doon. And still searching pa din ako. Kasi, ano, ang gusto ko talaga sa garden ko, hindi more on, ano eh, flowers or parang plants lang itself. Ang gusto ko kasi yung nakakain. Siyempre, as a mom, practical kasi ako. And gusto ko is hindi ko nabibilhin sa labas. So, gusto ko yun na ako sa loob lang ng bahay. So, soon, ayan dito. Kabila is bell pepper. Tapos, meron din akong ano, kamatis and ano, sili. Pero bumili na ako ng sili kasi eto pala, bumili na ako ng sili. Kasi gusto ko meron na kagad. So yun, pero eventually may itatanim akong patatas, carrots, lettuce or pechay, mga ganun. More on sa lupa lang. And then syempre onions and garlic. Yun ang hindi kasi mawawala. Yun, yun yung mga gagawin ko sa susunod. Ayun. And ayoko ng vines. Yung kong gumagapang. Ayaw kasing kakabit sa pader. So, more on sa lupa lang yung gusto kong kita. So, yun lang, friends, and sa lahat ng mga moms dyan, sa mga practical people. So, ayan si Gabi. Practical people out there. So, pwede kayo magtanim naman sa bahay nyo. Okay, madali na lang yun. Gabi, sorry. Linis na daw kasi. So, yun lang. Thank you so much. And, ako hindi pa kayo nakapag-like and subscribe sa aking YouTube channel. So, gawin niyo na po yan. So, thank you. And, have a nice day. Bye!